ika-20 ng Abril, Lunes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang taong kabilang sa mga pariseyo at pinuno siya ng mga Hudyo. Nicodemo ang pangalan niya. Isang gabi pinuntahan niya si Jesus at nakipag-usap sa kanya. Rabbi, Guru, alam namin na ikaw ay guro galing sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tandang gaya ng ginagawa mo kung hindi sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa taas. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, pwede bang isilang ang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya uli sa sinapupunan ng kanyang ina para isilang? Sumagot si Jesus, talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isinilang mula sa tubig at espiritu. Ang isinilang mula sa laman ay laman, at ang isinilang mula sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka dahil sinasabi ko na kailangan niyong isilang mula sa taas. Umiihip ang hangin saan man nito ibig at naririnig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta, gayon nga ang bawat isilang sa espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, umiihip ang hangin saan man ito ibig at maririnig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta. Malaya na ang bawat taong isinilang sa espiritu. Pinalaya na siya mula sa kanyang hindi magagandang nakaraan. Malaya na rin siyang makatutugon sa kalooban ng Diyos. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang harapin ang ating sarili at tanggapin kung sino tayo, kasama na maging ang mga bagay na hindi madaling tanggapin. Ang banal na espiritu rin ang ating gabay sa pagtahak sa panibagong buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kung paano natin naririnig ang hihip ng hangin, ay maaari rin nating maramdaman ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Madalas ay hindi natin ito maipaliwanag, pero sa kalooban natin ay nararamdaman natin ang inspirasyon upang magbago tungo sa kabutihan. Mayroon din mga pagkakataon na walang kasiguraduhan ang ating hinaharap, subalit naroon ang matibay na pananalig na kasama natin ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Patuloy na nagaanyaya ang Diyos na makibahagi tayo sa kanyang buhay. Ang ating pagiging bukas lamang ang kailangan upang tuluyang makapanahan ang kanyang espiritu sa ating puso. Pagsasagawa, nadarama mo ba ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay mo? Ano-ano ang mga bagay na kailangan mong baguhin sa iyong pagkatao? Bukas ba ang iyong puso upang patuloyin ang espiritu ng Diyos?